Si Casatur ay isang tunay na makabayan. Consistent human rights activist. Sipag, hindi niya inaalintana ang pagod. Tunay na kaibigan. Inspirasyon na dapat matularan ng susunod na henerasyon. Nabubuhay para sa buong sambayanan. Nagkakilala kami ni Casatur bilang kapwa periodista noong early 60s sa Manila Times. Bago pa siya nakita in person, matagal ko na naririnig ang pangalan niya. Pareho silang nasa Manila Times at saka madalas siya na ikikwento na asawa kong si Joe Burgos. Alam ko, kaya nga siya na-elect na vice president ng National Press Club dahil talagang sa buong Pilipinas, yung mga journalists at the time na members ng NPC, talagang sa tingin nila may maitutulong si Casatur sa National Press Club para sa pag-develop ng mga members ng NPC. Madalas, yung mga periodista noon na may progresibong ideya ay sa labas ng periodismo na ipapahayag yung kanilang mga saloobin. Naging aktibo siya sa mga kilusang pampolitika. Isa siya sa original na grupo na nagbuo ng Kabataang Makabayan noong 1964. Noon pa man, makikita na natin yung makabayan na pananaw ni Casatur. At ito naman, mahahalata mo dun sa mga sinusulat niya. Magkasama kami sa Parliament of the Street at may mga instances din na magkasama kaming inaresto ng polis noong mga panahong yon dahil sa mga participation namin sa mga rallies. Nung dineklara ang martial law, nagkaroon ng hulihan ng mga aktivista at yun na nga, yan ang dahilan kung bakit si Casatur ay napilitan sigurong mag-underground. Walang ibang mapagpipilian noon eh. Kundi mamatay ka, makulong ng matagal, o magkaroon ng pagkakataon ng malayang pagkilos sa pamamagitan ng kilosang lihim. Pagkaraan lamang ng ilang taon ay nahuli siya. Mula 1976 hanggang 1985 ay naging isang political prisoner siya. Isa sa most heavily tortured si Casatur. Ginamitan ng kuryente ang kanyang nipples, binunot ang kuko at sinunog. Siyempre, pinagkaitan ng pagkain, inkomunikado ng mahabang panahon. Pero from what I know, si Casatur ay nakilala in detention bilang leader. Siya yung naging kinatawan ng mga detainees. Kapag may hunger strike, siya yung namumuno. 1977, nung tinatag nga namin yung UWI Forum, isa sa mga naging columnist si Casatur. Nagkaroon sila ng paraan kung paano niya pinapasa yung column niya na nakukuha din naman ni Joe at naipapublish sa WE Forum. Pero nagtataka ako kung saan nang gagaling yung courage, no? Yung tapang ni Casatur. Kasi nasa loob na siya noon ng kulungan eh. Tapos sumusulat pa siya ng mga columns na talagang nakakatakot isulat dahil he would be at the mercy of the guards, of all the people in power at the time. Kung ano mang gawin sa kanya, kayang-kaya nila. Pero in spite of that, meron talaga siyang paninindigan na talagang kailangan isulong niya. Yung pagkakahuli niya at siya ay matagal sa kulungan, palagay ko it strengthened his character. Pagkatapos ng EDSA 1, karoon kami ng peace efforts. So kami ni Saturong naiwan. Siya ang napili na kumatawan sa National Democratic Front kasama si Tony Sumel. Ang aming agenda noon jobs and justice, food and freedom. Sinasabi ng marami na bagay na bagay siyang negotiator kasi matyaga siya, madaling kausap, nakikinig. Pero pagdating sa mga prinsipyo, hindi siya bumibigay. Kuminsan mainit ang diskusyon. Si Satur naman talmado yan. Pero kung makita niya na kailangan na magsalita siya, sasalita. Kaya we got along very well. After many years, nagkita kami uli. Pero dito na sa bulwagan ng Kongreso.
Si Casator bilang isang mambabatas ay hinahangaan ko. Sapagkat kahit siya naging kongresista, andun pa rin yung mga pinaglalaban niya na nakita ko noong aming kabataan. Talagang yung pagiging aktivista niya at pagiging mamahayag niya ay dinala niya hanggang dito sa Kongreso at nananatiling buhay sa kanyang pakikibaka dito sa Kongreso, ang kanyang mga prinsipyo. Bilang mambabatas, si Casator isa sa mga kinikilala na may integridad. Kanyang matapat at masugid na makabayang paglilingkod no, sa sambayan ng Pilipino ay walang sawa, tuloy-tuloy. Si Casator nalalagay sa panganib dahil sa kanyang pagbibigay ng suporta sa mga naaapi. Yung pag-aresto kay Casator nung panahon na yun, mag-e-election yun eh. A lesser man would have broken. Pero parang kay Casator, ordinaryo na yun eh. That's something that he has lived with all his life. Ganun yung kanyang buhay, di ba? Laging mahirap yung kanyang landas, pero dahil naniniwala siya dun sa kanyang mga pinaglalaban, hindi siya nagkokompromiso. Sa tingin ko, si Casator, ang kanyang buhay ay hindi niya itinuturing sarili niya. Ang buhay niya ay ibinigay niya sa sambayan ng Pilipino. Kung mayroong isang susi sa katauhan, Casator, ito yung pagpasan sa tungkulin. Maski 70 years old na siya, hindi niya inaatrasan ang pagpasan sa tungkulin. Casator has earned his right to retire. Pero hindi siya nagpapahinga because alam niya na ang trabaho niya ay hindi pa natatapos. Hindi siya napapagod sa kanyang ginagawa. Ano? Hindi siya sumusuko. Talagang matatag siya at meron siyang panindigan na galing sa puso. You know, he has the wisdom of an old man but the spirit of a young man. He's the same man who's fighting for the same just causes. Against oppression, against injustice. Tingin ko si Casator ay dapat maging halimbawa sa ating mga kabataan at sa ating mamamayan. Kung paano dapat natin minamahal ang ating bansa, kung paano natin dapat ipaglaban ang ating demokrasya at ang ating karapatan, kung paano dapat tayo handang magsakripisyo para sa ikauunlad ng ating bansa.